Ayun, so good afternoon po para sa mga kababayan natin nasa Pilipinas. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi naman po para sa mga kababayan nating OFW. At ngayon po pala ay araw po ng Martes, November 19, 2019 po. At sa kasalukuyan ay nasa likod po tayo ng San Andres Sports Complex, which is ito po yung San Andres Sports Complex. At dito po ginaganap yung mga training, no, ng mga papasok nga po sa angkas. Ayan, so makikita nyo yung mga motor na yun. Napakarami po mga motor dito dahil ito po yung pinaka training area nila. At dito naman po yung good news na maibibigay ko sa inyo, dahil magkakaroon nga po dito ng e-trike charging station. So ito po ginagawa na po yung mga paglalagyan po ng poste doon sa isinasagawa nga pong charging station ng mga e-trike. So, ang butas po na ito, mga kababayan ko, ay 11 lahat. At may lapad po siya na 80 cm or 80 by 80. At ang lalim naman po niya ay 1 meter. Yan. Ayan po yung mga butas. At kung napapadaan po kayo doon sa may Mabini, sa harap mismo ng Malati Church, at doon po mismo sa may Raha Sulaiman, bali nandun po yung e-trike charging station, pero ililipat na po yun dito, mga kabayan ko, at tatanggalin na po yun doon sa may Raha Sulaiman dahil hindi daw po maganda tingnan. So dito ililipat na yung e-trike charging station dito po sa sinasagawa nila, sir. Ayan, ito po. At ito po palang hinuhukay na ito, mga kababayan, no? Kaya nahihirapan po sila, sir, dahil ito daw po ay dating swimming pool, no? So itong hinuhukay nila sa taas, sa ibabaw po ay brick stone, tapos dun sa pangalawang layer naman po ay purong buhos, tapos sa pinakailalim naman po ay flooring na nung nasabing swimming pool. Ayan. So medyo pahirapan ang paghukay nito, kaya ginamit na po nila ng jackhammer para mas mapabilis nga po yung paghukay. Kasi dati daw po nung nasimula pa lang sila dito ay mano-manong hukay po. Eh nung nalaman nila na may flooring na solid, ay gumamit na po sila ng jackhammer. Ayan, so yung iba nilalagyan na po ng mga bakal. Ayan, yung mga bakal na para pagbuhusan nga po ng flooring. Ito po. So dito sa kabilang side, ang butas nito ay 6. Magmula doon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na butas yung sa kabilang side. So pero dito naman sa side na to, dito po ay mayroon lamang pong 5 butas na ang lapad din po ay 80 cm at 1 meter lang din po yung lalim. So pare-parehas po sila. Ayan. So makikita nyo, talagang mahirap siyang butasin, no? Dahil solid po yung pagkaka semento sa kanya, dahil ito nga po ay dating swimming pool. Ayan. So, pasensya na kung medyo may kaingayan, mga kabayan. At mamaya-maya, pupuntahan natin yung sinasabi ko sa inyo na e-trike charging station sa may Raha Sulaiman. Located po siya sa may malapit lamang po sa Malati Church yan. Actually, harap lang po siya ng Malati Church. So pinaporma na po nila yung bakal na pagbubuhusan. So ayan, yung iba po hinuhukay pa po nila dahil mali po yung pagkakahukay dito sa kabilang part na to. So ayan, so lalalim pa nila ng kaunti. Dahil ano, yung semento na yun dyan, mga kabayan, dyan sa kabilang side na yan, ay parang pinaka ano po yan, pinaka
poste na malaki, kaya mahirap po talaga siyang tibagin dahil solid po yung pagkakagawa sa kanya. Ayan, so good news po yun sa mga driver po ng e-trike dahil magkakaroon nga po sila dito ng charging station, no, sa likod lang mismo ito ng San Andres Sports Complex. Yan, at sila po ay mga taga public building insulation department. Yan, sila po yung mga manggagawa dito. Sila rin po ang representative ng Manila City Hall. Ayan, yung mga buhangin. At ito yung machine na pang jackhammer. So, ito. Ito yung mga butas. At ayan. Salamat po sa lahat ng mga kabahagi ng proyektong ito. Especially sila, sir. Ayan. Yung nagmamando sa kanila dito. Si Sir RC. Ayan. So yun mga kabayang pano, dako na nga po tayo dun sa May Manila Bay. At kapakita ko na sa inyo yung charging station dun sa harap lamang po ng Malati Church. So tara, sabay-sabay natin puntahan yun at stay tuned lang kayo mga kabayang ko. At doon na rin po natin tatapusin ang maiksing video na to. So tara! So ayun mga kabayan, at nandito na nga tayo sa Mayrah Sulaiman kung nasaan nakatayo itong charging station ng mga e-trike. So ito po. Kung dati po kasi ito ay may mga bubong pa, ngayon pinatanggal daw po ito ni Sir RC yung mga bubong na itong charging station nga po ng e-trike dito dahil ililipat nga po ito doon sa may San Andres sports complex, no, sa likod mismo. So ito yung mga ayan yung pinagsasaksakan nila. Ayan, ito po. Hanggang bilang natin kung ilan po ito, ha. Isa, ito, dalawa dito. Ayan, tatlo, apat. So dito sa ano, sa itong ano, nitong charging station, meron po siyang apat. Actually, lima po siya nung nakaraan. Kaso, apat na lang po yung natira. Bali, ito po yung dapat yung panlima. Ito. Kaso, wala na po siyang laman. So, ngayon, punta na tayo dun sa kabilang bahagi nitong charging station. So, bibilangan natin kung ilang meron dun. Kasi dito, meron siyang apat, no? Sa kabila kaya, bilangin natin. At sa kabila ay meron po silang lima na pinagsasaksakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, bali lima po sila lahat dito mga kabayan ko na pinagsasaksakan po nila, no? At dito po sila mismo nagcha-charge. Ito nga po yung tinatawag nila ditong charging station ng e-trike. Dito lamang po yan sa Mayrah Sulaiman. At sa susunod po, bali, aalisin na po sila dito dahil lilipat nga po sila doon mismo sa likod nitong bagong tayo, no, or bagong gagawin na charging station sa may San Andres Sports Complex. So itong area na to ay magiging maluwag na, at dahil nga mawala na sila dito, so expect na natin na magiging maaliwalas na yung kapaligiran nitong Rahas Sulaiman. At ito nga po pala yung Rahas Sulaiman. Ayan. So, una naman po yung fountain, at ito po yung harap mismo ng Malati Church, at ito naman po sa kabilang side yung Aristocrat na talaga naman sikat na sikat ditong kainan itong Aristocrat dahil sa sobrang tagal lang na itong nakatayo dito. At kamakailan lang ay pansamantala lang po siyang pinasara ng DENR
At ngayon ay pinag-ooperate po ulit sila. Yan. So ito po yung Ra'a Sulaiman, no? Bagong pintura po yung monument na to, bagong pintura. Tapos malinis po yung kapaligiran kasi araw-araw po or kada umaga po ay nililinis po ito ng mga taga DPS, which is ayun po yung mga taga DPS na naglilinis ngayon. Ngayon nga pong hapon ay may naglilinis pa rin, eh. At doon sa kaililiman ng mga puno ng mangga ay may nagwawalis po at pinawalis nila yung mga dahon na bumabagsak or mga dahon na tuyo na bumabagsak nga dito sa kaililiman ng puno. Ayan. Ito po yung mga taga DPS, pakita ko sa inyo. Araw-araw po sila naglilinis dito. Ayan. Sir, magandang hapon, sir. Tanong ko lang, sir, kung yung paglilinis niyo po dito is umaga hanggang hapon? Panghapon kami. Ah, panghapon po kayo. Ah, okay. Pero yung iba po yung nakatoka sa umaga? Ah, yun. So, narinig natin mga kabayan, no, na iba yung nakatoka nga sa paglilinis dito tuwing umaga at sa hapon naman ay sila, kuya, yung naka-assign. Ah, okay po. Ah, kayo sa umaga, sir? Ito, plaza na. Doon sa ano, sa Roas Boulevard, sir, iba din po. DPS, eh. Ah, DPS. Ah, PDO dito. Ah, okay. Under doon na CDO yun. Kasi di ba yung office niyo, sir, nasa ano, nasa Manila North Cemetery? Oo, oh, actually sumasama ako doon, sir, minsan sa PDO. Nalilinis po namin yung mga ano, Center Island. Ayan, so. Ah, kayo po in charge dito. Bali, ang ano po ang ginagawa niyo nila dito, sir, sa ano, sa park na to? Ano po ba yung development na mga basura? Mga nasa paso. Kaya minsan mag-inap dito may mga tae. Oo nga, eh. Binabalot nila sa damit, sa plastic. Tapos yun, kung nag-iilig ako, ito, tumitin ko yan. Ang hindi ko lang kaya itin, yung mga malalaki na kaya operation na yan. PDO na nagaan. Ah, sa bali, sir, ang ginagawa niyo pala dito, no? Nagtitrim din kayo ng mga halaman, tama? Pero yung mga katulad niya, yung mga gamit ako. Yung mga carabao grass? Oo, yung mga ganyan. Pero yung mga malalaki niya, may mga habana. Kusina na yan kasi kailangan operation. Adela, sir, ilang uri ng halaman meron po dito sa may ano sa park na to? Nasa 8 hanggang 10. 8 hanggang 10 uri ng halaman, okay, na nakatay dito. Lahat kabisado. Okay. Hindi kabisado lahat. Sige, sir. Maraming salamat, sir, ha. Ayan, so ayun mga kabayan, narinig na nga po natin yung representative ng PDO na tuwing umaga daw po ay sila ang nakatoka dito dahil ito po ay part pa ng PDO dahil ito nga po ay park nga mismo kaya part din po ng PDO yun. So, mas kilala pa lang PDO, Park Development Office. Yan. Sila po ang namamahala din dito sa lugar na to at sila din po ang nagpapaganda at naglilinis dito tuwing umaga. Tuwing hapon naman, ayan, sila kuya. Ang nililinis po nila dito at dun po mismo sa may Rojas Boulevard. So, muli mga kabayan, no, dito ko na po tatapusin ang maiksing video na to. Mag-iingat po kayo palagi at kung may pinagdadaanan naman po kayo sa buhay, langin nyo na lang po yan. Dahil may kasabayan nga tayo mga kababayan ko na prayer is the best armor against all trials. Yan. Po kayo palagi and God bless po sa ating lahat ng mga Pilipino. Mabuhay po tayong lahat.